si tatay, mga ka-JCQ, wala po yung dalawang paa niya. Ayan. Sa, sabi niya, kung yung mga, napaano po kayo, tatay? Nasunog, fourth degree burn. Ano? Nasunog, fourth degree. Bakit burn. Bakit po kayo nasunog? Sa bahay, sa likod bahay namin. Nasunog. Ah, okay. Fourth degree burn po. Ayan, so pag nakikita ninyo mga ka-JCQ, ayan, nasunog po talaga si tatay. So, yung mga followers natin sa mga iba't ibang lugar, sana po ay matulungan po natin ng konti. At ang request po ni tatay at saka si nanay, kahit maliit lang po na kwarto na pwede nilang tulugan after yung work nila. Sa ngayon mga kaibigan ay nandito po tayo ngayon sa harapan mismo ng provincial capital ng Ilocos Norte. Every night na dumadaan po tayo dito sa harapan po ng Kapitolyo at may nakikita po tayo na naka-e-bike. Actually, minsan nakikita ko po sila na talagang natutulog po sila dito at nung bumabagyo po, nung karina, mga kaibigan, ay dito daw po sila na malagi. At nakipagkwentuhan po tayo kanina, nagaling daw sila sa Manila, mga ka-JCQ. So, makakapanayan po natin si na Sir JB at si Ma'am Baby. Ayan. So, tatay, saan po kayo galing? Sa Manila pa. Mm-hmm. Bike namin papunta rito. Oo. Bakit po kayo napunta dito sa Ilocos? Mas maganda kasi sa Ilocos kaysa sa Manila eh. Mm-hmm. Kasi sa Manila, yung naiipon namin na ninanakaw ng mga bad boy doon sa mga anong kalye. Oo. Sa tinutulugan namin. Oo. Kaya dito kami sa Ilocos kasi wala gano'n ditong nagnanakaw. Pag dito lang kami natutulog, wala. Mm. Pero anong trabaho niyo doon sa Manila po? Ganun lang din ano, nalilimos lang din ako sa simbahan ng Quiapo kuminsan. Oo. Sa Binondo. Oo. Yung nalilimos ko, yun yung iniipon namin, binibili namin pagkain yung iba. Mm-hmm. Tapos nag-iipon kami para may pang-upa. Mm. Wala po kayong tirahan sa Manila wala. Po? Wala. Ito lang, tsatsaga lang kami sa e-bike. Pamilya ninyo? May iba ng pamilya eh. Mga anak po? Wala po kaming anak. Wala. So, matagal na po kayong mag-asawan si Nanay Baby? Almost 5 years, magsi-6 years na po. Oo. Pero anong trabaho ni Nanay Baby dun sa Manila din? Dati, nagtitinda siya ng sigarilyo at candy. Opo. Nung nag-COVID, nagtitinda pa rin kami ron. Oh, okay. Then yun na hanggang sa naubos yung mga paninda namin kasi nga, mm-hmm. Walang gano'n nabil kasi nag-lockdown. Mm-hmm. Tapos ninanakawan pa kami. Mm. Tatay, yung ano, yung e-bike ninyo, ito yung ginamit ninyong sasakyan papuntang Ilocos Norte. Ito yung ginamit namin. Napunta rito sa Ilocos Norte. Ilang buwan po kayo? Isang buwan po, may get. Isang buwan? So saan po kayo nag-charge? Sa mga police station, kuminsan, sa mga waiting shed. Oo. Sa mga barangay. Oo. Minsan sa vulcanizing shop. Mm-mm-mm. Yun. Okay. So, dito sa Ilocos, may mga kakilala po kayo? May mga nakakilala sa akin dito sa Ilocos Norte. Oo. Sa Batac. Oo. Yung mga international riders. Oo. Kasi dati nag-wheelchair ako eh. Wheelchair naman ginagamit ko dati. Opo. Ako yung dati nag-lakbay wheelchair, Manila to Bicol. Mm. Tapos, nagpunta rin ako. Cavite to Baguio, Baguio to Abra, Abra to Bigan, Bigan to Ilocos Sur, Ilocos Sur to Ilocos Norte, Batac. Opo, opo. Wheelchair ko lang dati. Mm, okay. Kaya yung mga nakakilala sa akin, yung mga grupo ng mga riders, nag-injure. Okay. So, dito sa Ilocos Norte, ano po yung ginagawa ninyo dito? Ano po yung source of income ninyo dito? Pag-araw, nandun ako sa may Pure Gold, nalilimos. Opo, opo. Minsan sa may palengke ako. Oo. Pero kasi naman po yung nalilimos ninyo in sa one day po. Naman nakakaraos naman po kayo. Si nanay, ano po yung trabaho? Siya po yung nagbabantay ng e-bike. Doon sa pinagpaparkingan namin. Oh, pag daytime, hindi ko po nakikita yung e-bike ninyo. Saan po ninyo linalagay yung e-bike? Sa may simbahan po. Ah. Sa katedral. Oo.
Tsaka gabi lang po kayo nandito. Gabi lang po kasi gabi lang po yung pwede rito matulog. Oo, oh, oh. Hindi naman po nagagalit yung mga ano po. Sa Kapitolyo. Hindi naman po. Oh, pero okay. Pag ano, pag malakas yung hangin, pag may bagyo. Oo. Pinapalipat kami sa safe kasi baka maglaglagan daw yung sanga. Mm-hmm. Pero nung bagyong karina, dito kayo. Kami. Sa awa naman ng Justin, hindi kami. Ilang days na po kayo dito sa Ilocos? Magdadalawang buwan siguro. Ay, magdadalawang buwan na. Kaya nga pala palagi po kayong nakikita dito. Hmm. Yung mga kagamitan ninyo po, kompleto naman po. Kompleto naman nandiyan. Ito, yung mga nalilimos ko na ipuntar namin ito. Oo. Nandiyan may lutuan kami. Oo. Wala pang nagbigay sa inyo ng pwedeng tulugan ninyo kahit maliit lang man la kwarto? Wala. May so, nagsabi sa amin, may nagsabi din sa amin diyan na lumapit daw kami sa ano. Oo. Kala congressman. Oo. So, kung nanonood po yung mga ano natin dito sa Ilocos, ano po yung mahihingi ninyo dahil talagang nakikita natin na talagang mahirap po yung sitwasyon ninyo dito sa harapan po ng Kapitolyo at pag umuulan talagang nababasa po kayo. So, ano po yung request ninyo sa mga may magandang kalooban po ng mga taga Ilocos Norte. Yung bahay po, masisilungan po namin. Oh, kahit masisilungan man lang. Kahit maliit man lang po. Opo. Kasi po, pag bagyo, mahirap po eh. Oo. Para safe na din po kami tsaka yung mga alaga. Dalawa lang po kayo dito. Dalawa lang po kasama po yung mga alaga. Ikaw po nanay, anong mong masasabi ninyo? Ay, kung may magandang kalooban dyan, ang hinihili ko yung matitirhan. Okay. Kahit maliit. Wala naman pong nananakit sa inyo dito. Wala naman po. Ano po yung masasabi ninyo mga Ilocano? Sa Ilocos. Sa mga Ilocano. Okay. Mabait kaysa sa Manila. Daming bad boy. Okay po. Actually mga kaibigan, ito po yung sinasabi nilang kasama nila. Isang sityo po yan. Opo. At saka isang pusa. So, lahat po galing Maynila po ito. Ito ang Baguio galing. So, galing din po kayo sa Baguio, nanay? Opo. Ilang araw po kayo sa Baguio? 28 days po. 28 days. Opo. So, okay. Ayan mga kaibigan. Si tatay, mga ka-JCQ, wala po yung dalawang paa niya. Ayan. Sabi niya kung yung mga napaano po kayo tatay? Nasunog, fourth degree burn. Ano? Nasunog, fourth degree. Bakit burn. Bakit po kayo nasunog? Sa bahay, sa likod bahay namin. Ah, okay. Fourth degree burn po. Ayan, so pag nakikita ninyo mga ka-JCQ, ayan, nasunog po talaga si tatay. So, yung mga gustong magbigay po ng tulong, lalong-lalo na po yung mga followers po natin dito sa JCQ Online TV. Ayan, sana po ay matulungan po natin sila dahil talagang umuulan po mga ka-JCQ, umuulan pero andito pa rin sila. Gusto nila na kahit maliit na kwarto lang po na pwede nilang tulugan mga kaibigan. So, ayan. Ano po yung masasabi ninyo? Sana po matulungan niyo po kami. Opo, opo. Para po nasa mabuting kalagayan po kami pag umuulan. Ano po naman po yung masabi ninyo sa mga kapamilya ninyo kung may mga nag-aalala sa inyo po? Okay lang po kami rito sa Manila. Sa Ilocos Norte. Okay po. Maganda po rito sa Ilocos. Mm-mm. Na mababait po yung tao rito. Okay. Ano po yung ano totoong po nga pangalan ninyo tatay? Jonald Vincent Solomon. Ano po yung address ninyo sa Maynila po? Wala po. Ay, wala po kayong talagang address. Wala po kayong... Si nanay po? Sa Davao po, sa Samal Island. Ano po yung totoong pangalan ninyo? Los Bemenda. Ilang taon na po kayo? 55. Ikaw, tatay? 29. Wow naman, talagang tadhana po kayo, no? 26 years ang gap namin. Okay. Pero nagmamahalan naman po kayo. Okay. Okay, ayan mga kaibigan. So, sa lahat ng mga nanonood po sa atin. Actually, ito yung harapan po talaga ng Ilocos Norte Provincial Capital. Ito po, yung kanilang place paggabi. Ayan. At sabi ni tatay mga ka-JCQ, pag
or daytime, mga ka-JCQ ay talagang namamalimos po sila sa harapan po ng Pure Gold tsaka sa harapan po ng church dito sa Lawag City. So, yung mga followers natin sa mga iba't ibang lugar, sana po ay matulungan po natin ng konti. At ang request po ni tatay at saka si nanay, kahit maliit lang po na kwarto na pwede nilang tulugan after yung work nila, mga ka-JCQ. So, ayan, sana po yung mga kababayan natin dito sa Ilocos Norte, sana po ay matulungan po natin ang mag-asawa na si tatay at saka si nanay. Yun, maraming maraming salamat po sa inyo.